rich but unpretentious. Words that describe Pila, the town, as well as Pila, the cuisine, that tastes like coming home. Small town cooks, they must be magicians because you give them basic elements and they whip up a dish that becomes an experience. Like Mang Avel's ginataang hipon. The ease that Mang Avel shows in preparing the dish shows his more than 20 years of practice preparing batch upon batch of this delicacy. Linuluto po muna yung gata. Pagkaluto yung lata, yung gata na medyo langis-langis na, saka po ihuhulog yung hipon. Kapag medyo luto na ang hipon, ay lalagyan ng bawang. Okay. Anong tawag sa putahing yan? Yan po ay ginatang hipon. Ginataang hipon tabang. Hindi ba yan napapanis? Hindi po. Bakit? Ang ingredients yan, lutong-luto po ang gata. Kaya po yan ang nakakarating sa Italy na hindi ipinipreser. Saan po siya nakakarating? Germany, sa Hawaii, sa Las Vegas, sa Paris. Mga nagbabalik bayan. Opo. Ilang taon na kayo nagluluto nito? Mga 20 taon mahigit. So nakapagpaaral po kami ng mga anak. Aha. Bali 5 po. Pansit is of course a staple in any town cooking. Joe Lat has been whipping up pansit pila for more than 40 years now. Pansit pila is actually similar to the pansit of nearby Pagsanghan. Inihahanda ko ho muna lahat ng mga ingredient. Pagka ho naigisa ko na yung sa bawang sibuyas, yung tahore, yung baboy, ilalagay ko na yung toge. Pagkaluto na yung toge, tsaka ako nilalagay ng sabaw. Tapos? Ay, luto na yung toge, tsaka ako nilalagay yung sabaw at nilalagay ko na yung kinanaw kong palapot na ano. Di pagka naluto ko na yun, kukunin ko na yung lalagyan, tapos talaga ko muna ng sauce. Tapos nila yung pansit na nilaga ko at saka hinaluan na ng bawang at kaunting mantika, tsaka ako inalalagay doon sa kwan. Joe makes it his own with the addition of a special ingredient, toge. Plus tons of delectable toppings before serving. Tawagin namin ho dito sa pila ay pansit toge. Dati ho yan sa Pagsanghan. Talaga niluluto. Pero na-improve namin ng pagluluto. Kaya nagkameron niya ng yung mga pang-toppings. Dati wala. Basta ilagyan nila ng sabaw, nalagyan ng kulay, ganun na lang. No self-respecting Tagalog town is without a rice-based dessert that doubles as a merienda fare. Get a taste of Puto Pila by Marcela Gonzalez, based on a family recipe handed from mothers to daughters. The puto's home-cooked goodness is because Marcela has been cooking it from her home and selling it in the market herself for 35 years. Namana ko na lang po yung pagpuputo. Matagal na po itong puto. Nung bata pa po ako, nakagis na ako na po nagpuputo ang nanay ko. Tinuro po niya kung paano i-prepare lahat yung ano. Binigay po niya yung ano sekreto ng pagpuputo. Ano nga ba ang sekreto? Hindi ko po maaaring sabihin ang sekreto. At kasi po, yun po talaga ay pinamana sa amin. Pag maganda po ang bigas, lalong masarap po ang puto.
Nasa bigas po ikinasasarap ng puto. Oh. Saan mo binibenta? Yan po sa palengke. Minsan po may napunta na po talaga sa amin. Sila na po mismo ang kumukuha. And if you're in the mood for something sweeter and richer, you can't go wrong with Pilas Sinukmani. Malagkit rice cooked in gata and dangka, sweetened by panutsa and enriched with latik with linga on top. This has proven to be such a delicacy that Marieta Estrella Sinukmani has become the unofficial pabaon even by local government officials for their guests. Though the past is very much a presence in Pila, the people of the town are very much in the here and now. What they have, they make the most of. Sitting by the side of the massive Laguna de Baí, Pila is gifted with water and everything that comes with it. Abundant fishing grounds, arable land, fertile deltas, perfect to raise fowls and other fauna. But the Pileños are taking it one step further. The waterways of Pila, like the Bulusukan River, now lends itself not only to sustenance, but also recreation. Halos linggo-linggo po ay local and some foreign tourists ay pumupunta po sa bayan ng Pila. Sabalit nakikita ko po malaking tulong kung aming maisusulong ang restoration and rehabilitation and conversion ng Bulusukan River into an ecotourism site dito po sa bayan ng Pila. Ito po ay pinagawa na namin ng plano para po ito ay maging isang tourist destination dito po sa bayan ng Pila. Pagkatapos po dito sa bayan, wala na pong mapuntahan ang ating mga turista. Binibigyan po natin ng isang alternatibong lugar para pasyalan at maipakita yung kagandahan ng bayan ng Pila. With the emerging trend of agritourism, the open, windswept fields of Graco Farm and Leisure are being developed to be a leisure getaway ready to receive weekenders who long to experience the rustic comforts of Pila. The lakeshore of Laguna de Baí can also provide raw material, like the humble water lily, which intrepid and creative Pileños craft to create everything. Pileños creativity is also on display through the age-old art of burda, still very much alive in Pila. This is evidenced by the magnificent damit ng puon, embroidered by hand by Mrs. Nolito Katarinen, commissioned by the likes of the patriarch Ado Escudero. Elevating the puon to a higher level, alongside the embroidered damit, are crafted coronas, all also handcrafted. A skill handed down to Nolito Katarinen by Ben Torres. Dati mag-uukit kami ng yung sa karo. Tama-tama, mayroon din silang paggawa ng corona. Di nagsubok ako. Nung natuto ako, hindi na ako pinaalis ni Ma'am Bin. Kasi isang araw lang daw, nabilis na matuto. Ito ngayon, medyo nagsarili ng konti. Kaya kami pinupuntan kasi mura lang kami magtanggap. Of course, the town has modern amenities like gyms and convenience stores. But the people here are well aware that the main draw of the town is its heritage.
and are very protective of their birthright. The old houses continue to inspire. The wide open plaza draws people. The natural spring fountain unceasingly flows. And the Pileños continue on living simply, yet with heads held up high, confident in their place in history, confident in their blessedness. Meron kaming mga isinusulong ng mga ordinansa para pumigyan ng protection ang pagiging heritage town ng Bayan ng Pila. Uh-huh. Yung pong mga bahay ay atin bibigyan ng protection at yung pong mga itatayo pang mga istruktura ay dapat sumunod sa architectural design nung unang panahon. The history of Pila is really ancient. Dapat malaman na bago dumating itong mga Espanyol, may kultura na tayo. Nung dumating ang Spaniards sa Pila, they found the inhabitants to be of high tradition and culture. That's why it was declared a noble town, La Noble Villa de Pila. And there are only 8 towns during the Spanish conquest that was declared noble. La Noble Villa de Pila. What a lofty name for a small town to live up to. But Pila does. With tender grace, keeping its genteel past alive while moving steadily forward. And to visit Pila is to be blessed. Because after all, it is Bayang Pinagpala. I'm Susan Calo Medina. Huwag magindayuhan sa sariling bayan.